Nasa linya na po si Lieutenant General Guillermo Eleazar, ang Joint Task Force COVID Commander. Magandang umaga po, General Eleazar, sir. Yes, magandang umaga sa iyo, Erwin, at magandang umaga rin sa mga nakikinig sa iyong programa. Opo. Sabi po ni pamunuan ng PNP ay magdi-deploy na ho kayo ng mga police para mabantayan naman po ang mga negosyo at mga lugar na walang mga tao para maiwasan po ika nga ang krimen, bagamat bumabara ho talaga at ramdam din ho namin sa media na pati mga magnanakaw ngayon, mga kriminal, ay nagtatago dahil takot sa COVID-19. Pero even though, gusto lang ho yata ninyo makasiguro daw, sir, na everything is quiet at the western, eastern, northern, at southern front, sir. Tama yun, Erwin. Hindi lang dito sa Metro Manila, kung hindi, sa ibang lugar din na habang meron tayong quarantine. And in fact, even outside the Luzon. Alam mo kasi, talagang kasama naman sa contingency planning natin yan. Nasa ganitong pagkakataon, posibleng magkaroon ng looting. Kaya nga, tama yung sinabi mo na ang ating police ngayon ay nakipag-coordinate na sa ibang mga ahensya, particular po yung mga security agency na nagbabantay dyan, pati rin sa mga barangay officials natin, para maiwasan yung mga ganyan. Pero alam mo, kahapon kasi, itong fake news na yan, nung marinig ko yung sinabing tumataas daw yung incident ng akit-bahay, eh napaka-illogical. Mm-hmm. Kasi paano tataas ang incident ng akit-bahay? Eh lahat ng tao ngayon nasa bahay at sa kabantay. nga naman. Yan, alam mo, ang tendency nila na tumaas yung incident yan pag meron tayong off-plan simana. Pag may Simana Santa, Todos los Santos, Pasuhan, yung bang, di ba meron tayong mga paalala sa ating mga tao na pag alis yun ng bahay, may ganito mga tips. Eh kasi yung walang tao, ito nga, lahat tayo nasa bahay dapat, di ba? Tama, sir. Magkakaroon ng bahay. Mukha na fake news kayo noon, sir, yung sabi na mayroon ng akit bahay ngayon. Kaya sa totoo lang, alam mo sa atin naman, hindi naman tayo agad nagsasabi na hindi nangyari yan. Pero ang point kasi, hearsay yan unless merong mag-report na merong nangyaring insidente na, for example, may hinarang, meron daw yung hold up. Without that, all of these are hearsay. Napakadaling gawin yan, Erwin, di ba? Kaya nga, dapat mag-ingat ang ating mga taong bayan at maging responsable. For all you know, pwede kasing mag-create ito ng panic. Tama. At ma-agitate yung iba na makaisip ng gawa ng masama because of this. Meron sigurong iba dyan na talagang gusto yung mangyari magkagulo eh. Magkaroon ng anarchic chaos dahil ibang agenda. Huwag naman sana po ganun. Pero makasingit ako dyan. Sabi nyo na gustong magkaroon ng chaos at ika nga panic. Pero nakahanda po ba ang Philippine National Police kung sakasakaling magkaganon nga? Huwag naman sana, General. Are we ready? Huwag naman sana, pero ready tayo dahil sinasabi ko nga, may mga contingency planning tayo. Opo. Sa lahat ng mga possible scenario. Opo. I-activate lang natin yan. Alam mo, aside from the police natin na Erwin, na for example, sa Metro Manila, sa lahat na region, dito po sa atin sa Camp Rami, meron tayong reserve force dito. Opo. Na naka-activate na yan. Aha. Consisting of at least 2,000, but still, we can generate all other personnel. Aha. Na pwede natin gamitin. So, ready, pwede po natin gamitin yan. Pero syempre, naka-reserve siya dahil eh siyempre baka yung ibang pulis natin maka-quarantine pag nagkaroon ng exposure. Opo. Pero nakahanda po tayo dyan at yan ating minamanage accordingly. General Guillermo Eleazar, sir, maraming salamat. Magandang umaga. Have a nice weekend po, Lieutenant General, sir. Maraming salamat, Erwin. Magandang umaga sa ating lahat.